Itas pong ating mga kamay, may mahal, tapos mag-isa mo na langin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Dakilang Diyos amang banal sa makapangyaring pangalan ni Jesus sa punat dalangin ng iyong hinirang propeta sa huling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, sa oras tumalpin sa aking pagdadala ng balamisay, ikaw malpin magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na po yung pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo, Diyos, sa mga puso ni mga nakmahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan, lumaya sa aming kagitnaan. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant, Pastor Linis Almeda. At ako rin po'y nagpapaabot ng respeto at paggalang sa buong pamilya ng ating beloved parents in the Lord. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, to our beloved visitors, newcomers, and to our beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Everybody say praise the Lord. Buksan po natin, minamahal ang ating po mga Biblia. Dito po sa Matthew, Kapitulo 10, Versikulo 22. 10:22 ng Matthew. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanata ay 10. Ang talata po ay 22, ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Tadapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Yan po, minamahal, ang sinabi ng ating mabait na Diyos sa kanyang mga alagad. At ganoon din, hindi nagbabago ang mensahe ng Malapinoon sa ating kapanahunan. Amen. So, sa paglilingkod sa Malapinoon, minamahal, hindi po lahat, sabi nga nila, hindi daw lahat rosas na petals, no? Ang rosas ay hindi po lahat petals. Mayroon pong tinik. Amen. Mayroon bang rosas na walang tinik? Ha? Kahit nga yata yung plastic, nilalagyan pa rin ng tinik. Para magiging rosas tingnan, minamahal, no? Kasi kung ayaw mo ng tinik, di yung flower lang ang kunin mo, parang wala naman yata, hindi naman yata maganda. Tingnan kung flower lang, yung petals lang. So kasama talaga yung stem, yung mga dahon. So nandoon sa stem yung tinik. Part yun ng paglilingkod, minamahal, yung tinatawag na tinik. Amen. Ha? Pero sabi nga ni Apostol Pablo, you cannot kick against the pricks. Hindi mo kayang sipain ang tinik. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So asahan po natin yan, minamahal, na mayroon pong mga pag-uusig, mayroon pong mga problema na darating bago ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. So hindi po sinasabi na walang darating na mga pagsubok, mayroon. Unang-unang pagsubok, yung itakwil ka na ng magulang mo dahil naglilingkod ka sa mahal na Panginoon.
halos hindi ka na papansinin ng iyong mga kapatid. Iiwasan ka na ng iyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala, dahil ikaw ay nagbagong buhay na. Amen. Sabihin nila, killjoy ka na. No? Iba ng mundo mo. Na iba naman talagang mundo na natin. Nasa kingdom na tayo ng mahal na Panginoon. Wala na tayo sa kingdom sa sanlibutan. We are now in the kingdom of God. Sabi ng 1 Corinthians 4:20, "For the kingdom of God is not in word but power." Kapangyarihan. O dito natin naramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Dito natin nasaksihan kung paano kumilos ang mahal na Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. A reminder pala, minamahal, ang ating pong beloved brother, Edro. Yung kanyang pangalan ay Pasko na sa Maine. So, pagdating doon, interviewin siya, may mag-interview sa kanya bago siya sasalang sa patutoso manalangin talaga. Kasi milyon yung mga nakikinig. Buong mundo ang nanonood. Amen. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka pinaghimalaan ng Diyos, hindi ka niligtas na malapinoon sa bingit ng kamatayan na yan, para magtrabaho lang. Kung ganun ang purpose, bakit naman pinahintulot ng malapino na ganun? Tapos, pag makarecover ka, babayaran mo lang pala yung utang mo, yun lang ang buhay mo. Panibagong buhay para magbayad sa utang. Kundi, ang panibagong buhay, unang-una, para makita ng mga tao kung paano ang malapino nagliligtas. Amen. Yun talaga yung pinakauna doon. Ha? Gagamitin siya ng malapinoon para mapatunayan talaga ng, sa buong mundo na ang Diyos ay nagliligtas. Sino pang makaligtas ng ganun? Nag-iisa ka lang? Hawak-hawak mo yung bakal? Dumikit na yung kamay mo doon? Hinigop ka na ng kuryente? Kung hindi lang siya nakasigaw ng hallelujah, praise the Lord. Yung malakas na hallelujah, tuluyan po siya minamamasunog at malitson sa itaas bago mahulog. Pero pagsigaw niya ng hallelujah, doon siya iniligtas ng mahal na Panginoon. Dahil ang hallelujah, nandyan ang kaligtasan. Amen. So, yan po minamal ang ugaliin natin. Ha? Habang nagta-travel, banggitin mo palagi kahit sa isip. Malala kong malapastor, sabi niya, kahit sa isip lang, palagi mong babanggitin sa isip yung aleluya. Nagpupuri ka na rin sa mahal na Panginoon. Yan po yung sikreto ng mga Kristiyano minamahal dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung ang ibang reliyon, di ba? Habang nagtatravel, nagbibilang ng mga bato-bato. Amen. Nagro-rosaryo sila habang nagtatravel. Yung iba naman, yung sa Muslim, mayroon din silang parang maliit na, siguro mayroon din silang binabanggit ng mga kataga na prayer. So, habang binibilang nila yung kung ilang beses na, kasi particular sila doon eh. Halimbawa, 7 times, ganyan. Nabanggitin yung prayer na yun, paulit-ulit. No? Ganon din sa Katoliko, yung rosary, prayer paulit-ulit yun na binabanggit mang ilang beses. No? Pero sa atin, minamahal, walang limit. Kahit kaya-kaya mong a million times na banggitin yung aleluya every day, lalo pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kasi nagpupuri ka na sa ating Diyos na buhay. Kasi nandiyan talaga yung mga pagsubok, nandiyan talaga yung pag-uusig, minamahal. Nandiyan talaga, sabi nga dito ng mahal na Panginoon, "And ye shall be hated of all men and for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved." Yan po ang dahilan kung bakit yung ibang mga Kristiyano,
hindi po sila makapag-share kasi pag mag-share sila, nandyan po yung oposisyon. Naramdaman po nila na pagtawanan sila, minamahal. Pero part na po yan. Kahit lalakad ka lang sa katuwiran ng Malapino, mamuhay ka na may kabanalan, napapansin ka na, tatawagin ka ng pastor. Pero hindi po yung pagtawag sa'yo na pastor ay pagalang, kundi yung po ay kung bang nilo-lockdown ka. Part yan, minamahal. Lalo tayong magpakatatag at magpakatibay sa ating paglilingkod dahil nakasulat sa Biblia, siyang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. And, but he that endureth to the end shall be saved. Sa Marcos 13:13, ito naman ang nakasulat sa 13:13 ng Marcos, ating pumasahin. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos 13:13. At kayo'y kapuputan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Dadapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Marcos 13:13, and ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Nakarecord din sa sulat ni San Marcos, minamahal. So hindi lang sa sulat ni San Mateo, sa kay San Marcos, ganun din ang pagkasulat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yung bautismo lang natin in the name of Jesus, dami na pong opositor niyan. Dami ng mga nagagalit sa atin dyan. Oh, mga kulto kayo, in Jesus' name lang kayo. Jesus only lang kayo, hindi kayo Father, Son, and Holy Ghost. So hindi lang po mga minamahal yung mga standby, hindi lang po yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos ang umuusig sa atin, kundi ang mga nagpapatawag na mga Christian na sila po minamala, hindi sumusunod at hindi po sila nagbabautismo in the name of Jesus Christ. So, ang tawag sa mga nagbautismo in the name of Jesus Christ ay kulto. Ibig sabihin, kulto pala yung unang Kristiyano. Kulto pala yung mga apostoles. Iwala namang apostoles na nagbautismo in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Sila yung inutusan. Ang ibig sabihin, ang lahat ba ng mga apostoles ay hindi sumunod sa utos or naunawaan nila ang utos? Kasi nung sila'y nagbautismo in the name of Jesus Christ, panahon ng Pentecostes yun, sila po'y puspos ng banal na Espiritu. Everybody say, praise the Lord. Yun yung unang convert. Yun yung mga unang nabautismuhan, yung 3,000 souls, they were baptized in the name of Jesus Christ. So, paano lumitaw? Iyong palang bautismo ng unang mga followers ng mahal na Panginoon, paano nagkaroon ng bautismo in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost na hindi pala ginamit ng mga apostoles yan? Mayroon po tayong mababasa, minamahal. Kasi mahilig sila sa tradisyon o history o reference. So, gagamitin din po natin ng reference kung kailan nag-umpisa ang bautismo in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Sabi po dito, minamahal, Britannica Encyclopedia, 11th edition, volume 3, page 365 to 366. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ, Acts 2:38, to the words Father, Son, and Holy Ghost, Matthew 28:19, by the Catholic Church in the second century. Second century. Ang isang century is 100 years. Ibig sabihin, second century, 200 years na.
Ibig sabihin, patay na ang mga apostoles. Patay na ang mga unang Kristiyano na bunga ng pangangaral ng mga apostol nung panahon na yan, kasi 200 years na eh. Maliban na lang kung mayroong nag-last sa kanila ng 200 years old, pero wala na, panahon na yon. So, ang mga bunga, actually, hindi na bunga ng mga apostoles yun. Kumbaga, bunga ng mga apostoles. No? Kung henerasyon pa yon, pangalawang henerasyon na. No? Kung every 100 years isang henerasyon, di pangalawang henerasyon na yon. O ilang bang years ang isang henerasyon? O kung every 400 years, so kalahati henerasyon. So, ibig sabihin, minamahal, pinalitan. Kasi hindi na sila guided ng Holy Spirit nung panahon na yon. Ha, nagdidebate na nga sila nung pagdating ng second century, third century. No? Nagdidebate na sila. Ano ba talaga ang sundin? No? Mayroon nang nagtuturo na si Kristo ay tao lang. Si Iranios. Oh. Mayroon namang nagturo na si Kristo ay Diyos. Pero hindi nila may paliwanag kung ano ang relasyon nila sa Ama. Kasi Diyos din ang Ama. So, nagkaroon ng Nicene Creed. That was 325 AD. Yan na yung binabanggit ng mga followers ng Roman Catholic Church, yung tinatawag nilang Apostle Creed. Actually, hindi Apostle Creed yan. Nicene Creed yan. Na, sa Nicaea yan, binuo yung sa Nicene Council, na I believe in God the Father, the Son, the Holy Spirit, ganyan. And I believe the Roman Catholic Church, ganyan-ganyan. Oh. So, credo. Pero hindi talaga yan binuo ng mga apostoles. Sabi lang nila Apostles' Creed, pero hindi po totoong Apostles' Creed yan, minamahal. Ang Jesus Miracle Crusade, ang ating pong tinuturo, ay katuruan ng mga apostol kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kapanahunan ng mga apostol, dahil tama yung ating pagsunod, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kapanahunan. Amen. So, asahan po natin, minamahal, na yung tinutukoy dito na uusig sa atin, huhusga sa atin, ay hindi lang po kapipiranggot na tao. Majority po sila. Lahat po na nagbaptismo in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost ay uusig sa atin yan. Mga pastor, mga evangelists, mga missionaries, bishop, mga kaparian, papa sa Roma, ang tingin sa atin, tayo ay kulto. Pero hindi nila alam, sila pala yung kulto. Tayo pala ang nasa totoo. Everybody say praise the Lord. Ano ba ang kulto? Ang sinasamba, tao. O sino bang niluluhura nila? Mas mahigit pa sa tao. Okay lang kung luluhod sila sa tao, may buhay yun. Revolto, walang buhay. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh. Tapos nagpukumpisal sa pare, nakaluhod ka. O, di ba? Nandun yung pare, hindi mo makikita. May mga screen yan. Nakaluhod ka. Patawarin mo ako, Father. Kasala ako. O. Di nakaluhod ka doon sa tao na nandun, hindi mo alam kung sino yung nandun. Malay mo kung sa Kristan lang yung nagpapader-pader. Amen. Naalala ko tuloy si Brother Teofilo Jimenez, preacher ng Jesus Miracle Crusade. Nung nag-aral siya, minamahal, sa isang Catholic school, nung high school pa siya, inakalinya na yung kanyang mga classmate, yung eskwelahan, kasi magkumpisal. Wala pa yung pare, pumasok siya doon sa kumpisalan. Nangumpisal na yung mga estudyante. Akala na mga estudyante, pare na yun. Nagtaka yung pare, bakit? May nagkukumpisal na. Hindi pa naman siya pumunta. Pag-check doon, si Brother Chofilo pala. So,
tawag sa principal's office, galit yung pari sa kanya. Eh, kalukuhan eh, talagang ang punong-puno ng kalukuhan, nagjo-joke siya, eh, seryoso naman yung nasa labas. Oh. Eh, sinabi niya kung ilang ama namin, kung ilang Santa Maria yung pati pa mga teacher, nandoon, nakalinya na. Di ba? Tayo minamahal pag tayo po ay nang humingi ng tawad sa mahal na Panginoon. At ramdam natin na pinatawad tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, yung sinabi ng Bible, confess your fault one to another. Hindi po ibig sabihin doon minamal na imamaritis mo yung kasalanan mo kahit sino-sino sasabihin, ipagsasabi mo sa mga kapatiran. Hindi. Magpa-counsel ka yung mga spiritual na inatasan, sa spiritual na gampanin, sa assigned preachers. Ito po yung aking problema. Bumalik pong aking sakit. Bumalik pong aking psoriasis. Halimbawa kung psoriasis sa sakit. Bakit? Anong ginawa mo? Halimbawa, bumalik ka sa pag-inom ng alak o minum pa ako ng alak. Confess mo yun. Tapos ano pa? Tapos ipag-pray ka. Papatawarin ka ng malapit noon. Gagaling yung karamdaman mo. Amen. Hindi yung pagkatapos mo mag-confess, sasabihin ng preacher sa'yo, o sige, i-memorize mo itong ama namin. Pati na Psalms 23. Ang ganito, basahin mo yung the whole of Genesis. Hindi ganoon, minamahal. Ang manalangin, tutulungan ka, napatawarin ka ng malapay noon, ay ang mga spiritual na tao. So, yung kasalanan mo, huwag mong kahit sino-sino sabihan mo. Eh, malay mo, ikalat din yan. Di, wala na. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, nakita po natin dito, minamahal na mayroon talagang warning ang mahal na Panginoon. Ha? So, and ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ha? Sabi ng Hebrews 12:7, basahin po natin, 12:7 ng Hebrews. Dito sa sulat sa mga Hebreo, ang kabanata ay 12, ang talata po ay 7. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, nang dahil sa ito'y parusa, kayo'y magtitiis. Inaari kayo ng Diyos ng tulad sa mga anak. Sapagkat aling ang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Amen. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? Kung ikaw ay nasa pagsubok, ibig sabihin, nasa palo, pinalo ka, patunay lang yan na ikaw ay anak ng mahal na Panginoon. Amen. Kasi kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan at walang palo, nako, maglupasay ka na sa pag-iyak. Tanungin mo ng malapit noon, bakit wala na akong palo? Anak mo pa ba ako? Everybody say, praise the Lord. Di ba? Para bang sa pamilya, magkasala ka, pinalo ka, pinagalitan ka ng magulang mo, dahil nagkasala ka, huwag mong isipin na pinagalitan ka, sabihin mo na ako na lang palagi nakikita. May kanta yan eh. Ako lang ang nakikita. Bakit yung iba hindi nakita? Ako lang. Pasalamat ka nga, nakita ka. At kinoreksyonan ka. Kaysa pabayaan ka na lang at hahantog ka sa kulungan, doon ka pa mamulat, mali na pala yung ginagawa mo. Baka sisihin mo pang magulang mo. Bakit kaya hindi ako pinagalitan?
Nakita naman ang magulang ko. Nakita naman ako ng mga kapatid ko. Pinabayaan lang nila akong gumagawa ng ganito. Nandito na ako sa kulungan, hindi pa ako binisita. Makapag-isip ka patuloy. Totoo kaya ang anak ako nila? Totoo kaya kapatid nila ako? Baka naman ampun ako. O, di ba? Inakitang gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka pinalalahanan. Pero kung palagi ka nakikita at kinikoreksyonan, ibig sabihin, binabantayan ka, mahal ka. Ganon din po ang sinabi ng Biblia. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Naalala ko tuloy, minamahal yung pag magbiyahe kami. Pag magbiyahe kami, pahaliwa, gabi, buong gabi. Biyahe, buong gabi. Buong gabi din, hindi makakatulog ng mama ni, yung beloved wife ko, mama ni Daniel. Habang nagbibiyahe yan, nandiyan, nakatabi sa kanyang LTO. May kasalubong. May tricycle. Paliko yan. Oh. 100 ka na. Ganun palagi. Sabi naman ng anak ko, eh bakit kung ibang driver, natutulog ka lang ma, hindi mo pinapagalitan. Eh wala ko pakialam sa kanila. Ikaw ang pinapakialaman ko, di ayaw kong madisgrasya ko, ayaw kong makulong ka. Tama naman, amen. Everybody say, praise the Lord. Eh bakit siya makialam doon sa ibang driver, hindi naman niya anak yon. Tulog na lang siya. So ganun ang mahal na Panginoon, minamahal. Sa tipong binasa dito, minamahal. Pakiulit ngayon. Hebrews 12:7. Dito sa Hebreo 12:7. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. Amen. Pakibasa ngayong 5 hanggang 6. Sa 5. At inyong nilimot ang inaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o mang lupaypay man kung ikay pinagwiwikaan niya. 8. Sa 8. Dadapwat kung kayo hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat. Kung gayoy mga anak, saligaw kayo at hindi tunay na anak. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So sabi po dito sa 8. But if he be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Hindi ka pala tinuring na anak ng Diyos kung wala kang palo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, nandyan talaga yung rebuke. Nare-rebuke tayo. Pinapalo tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil gagamitin tayo ng mahal na Panginoon. Or patuloy tayong gagamitin niya kung ginagamit ka na. Di ba? Parang plato yan eh. Ang plato, pag hinuhugasan, ibig sabihin gagamitin. Kung palagi kang hinuhugasan, eh ikaw talaga yung plato na palagi ginagamit. Pero kung hindi na hinuhugasan, lagay na lang doon sa kabinet. Naka-stack. Or itapon na lang doon sa basurahan. Diba? O paano itong mga plato dito? Walang hugas. Itapon na lang yan sa basurahan niya kasi ano yan. Mayroon naman tayong bako. Wala, nakawawa naman yung plato na yon. Hindi na hinugasan. Ibig sabihin, hindi nagagamitin. O, parang damit mo rin yan. Pag palagi mong nilalabhan, sinasabon, nilalagyan ng Sondrox, maya-maya, lagay sa
washing machine, kung washing machine, paikot-ikot yan doon. Pagkatapos, paglabas, lagyan pa ng downy para babango. Isampay, painitan, tapos plantsahin. Pagkatapos ang plantsa, gagamitin na. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero kung hindi mo na kailangan, di pamigay mo na. Hindi mo na gagamitin. Pero kung paborito, ay kahit pa 10 years ago, ginagamit mo pa rin. Palapagan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, yan pala ang purpose, minamahal. Kung bakit mayroong paalaala, no? Mayroong affliction. 2 Peter 5:9 at ipumbalain. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo, ang kabanata ay 5. 1 Peter 5:9. Unang sulat ni Apostol Pedro 5:9. Sabi rito, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Oh? That are in the world. Bakit yung mga kapatid natin na hindi naglilingkod sa Diyos, wala ba silang pagsubok? Mayroon din. Pero iba lang yung pagsubok nila. Amen? Oh, nagkasakit. Yung iba nasa kulungan. Pagsubok din yun. No? Addict na sa bisyo, gustong kumalas, hindi magkakalas-kalas, no? Baon sa utang, dahil sa karamdaman, yung grabing pagsubok yun. Yung ating pagsubok, nalampasan natin yung karamdaman, yung mga bisyo, nagbago tayo. So, ang ating mga pagsubok na lang yung inuusig ka. Ha? Pag magkamali ka, sasabihin, yan ba yung born again? Ah, di ba? Oo. Kung minsan nahiya ka dahil hindi ka nakabantay, tapos nakapagsabi ka ng hindi maganda, babalik sa'yo kagad, akala ko ba born again ka? Tingala ka ngayon, ang hirap pala, no? Dati, kahit nagbumura ako, hindi naman ako tatanungin, akala ko ba Katoliko ka? Everybody say, praise the Lord. Diba? Wala namang ganun. Kahit magpasuray-suray ka din sa kalsada, lasing ka, sugarol ka, drug addict ka, babairo ka, wala namang magsabi, akala ko ba Katoliko ka? Kasi normal na buhay yun. Amen. Pero kung ikaw ay nagbagong buhay na, once na ikaw ay gagawa ng kasalanan, mayroon na kaagad mag-remind sa'yo. Salamat sa malapit noon. Concern sila sa atin. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, yun po yung ating nabasa sa 5:9 ng unang Pedro. Ha? Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. So, sabi minamahal sa 2 Peter 3:17, 3:17 ng 2 Peter, ito minamahal ang nakasulat. Dito sa 3:17 ng ikalawang Pedro, kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una ang mga bagay nito, ay magsipag-ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kapalian ng masasama, at mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Amen. But, sabi ng unang Pedro, tres, tama ba yun? Pakiulit nga. As, yung pinabasa kanina.
2 Peter 3:17. Sabi rito sa 2 Peter 3:17, kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman ninyo ng una ang mga bagay nito, na magsipag-ingat kayo, baka kung mga ligaw kayo sa pamagitan ng kamalian ng masasama, at mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Yet therefore, beloved, seeing you know these things before, beware, lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Baka mahulog ka. No? Kumbaga, nandiyan yung pag-iingat. Amen. Kasi sabi nga nila, sa huli ang pagsisisi. Hindi ba pwede magsisi muna? Una na yung pagsisisi? Di ba tayo? Tinuruan tayo. Bago maglihan, sisi. Patawarin mo kung malapino kung anong aking nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. Ingatan mo kung malapino na hindi ako magkakasala, hindi ako mahulog sa tukso. O advance ng pagsisisi. No? So, pray without ceasing. Manalangin na walang patid. So, hindi lang yung manalangin dahil nangangailangan ka. O manalangin dahil gawain. Kahit sa bahay, minamahal. Bago matulog, pagising, pagkatulog, manalangin. Bago matulog, manalangin. Eh, hindi naman kasi natin alam. Baka pagpikit natin, hindi na tayo makadilat. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Hindi, pagod ko yan eh. Hindi na ako makapag-isip ng manalangin. Pagod eh. Paghiga agad, nakatulog. Eh, hindi ka talaga manalangin. Pasalamat sa malapino. Malapino, salamat. Halos buong araw trabaho, nandiyan ang pag-iingat mo. Tapos, higa. Pasalamat ka sa buong araw. Tapos, ingatan mo ako malapino sa aking pagtulog. Na hindi ako managinip ng masamang panaginip. Baka bangungutin pa ako dito. Diba? Kung minsan may panaginip na hinahabol ka ng itak. May panaginip na nahulog ka. Tapos pagising mo, sakit-sakit ng tagiliran mo. Nahulog ka nga sa katri mo. Everybody say praise the Lord. Nung na-assign ako sa Dubai, na naginip ako, nahulog daw ako. Well, yung pagkahulog, talagang pag ganun ko, daming dugo sa ulo ko. Parang nahihilo na ako, parang mamamatay na ako. Parang real talaga, minamahal. Mabuti nilang, hindi kaya panaginip. Sa isip ko ha, hindi kaya ito panaginip. Subukan ko kayong magising. Kasi talagang ang sakit na pakiramdam ko eh. Pagising ko na ganun, nasa tagiliran na pala ako ng katri, tapos simento yung bagsakan ko. Naku, sabi ko, umhanapin na, nag-warning. Eh, kung hindi ako nakagising, baka yun na nga ang mangyari sa akin, mapagok yung ulo ko. No? So, ganun ka, ganda pag nandiyan ka sa malapinon, kahit sa pagtulog, binabantayan tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Na naginip ako na naglakad ako eh, tapos mayroong wire na marang natumba ba na, no? Korean poste. Sa akala ko, wala ng kuryente. Sumuong ko sa wire, dumikit yung ulo ko. Tama yung sinabi ni Brother Edro. Ganun ang kuryente pag didikit sa katawan mo, maririnig mo yung lakas. Ganun sa ulo ko. Tapos, pinilit ko talagang ganun. Nung pagkilos ko ng ganun, nakagising ako. Sabi ko, siguro kung hindi ako kumilos, baka bangungot na yon. Kasi lakas talaga eh. Parang nahilo pa ako pagising ko, minamahal. So,
Naalala ko, eh, hindi pala ako nakapag-pray. Kailangan talaga mag-pray. Manalangin. Amen. Kahit nga kung ikaw ay nalista na magpatotoo, no, huwag ka munang mag-isip, ano kayang sasabihin ko? Lumuhod ka muna malapit noon. I-guide mo ako. Ikaw ang maglagay ng salita sa aking bibig. I-anoint mo ang aking patotoo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O diba? Kasi pag hindi ka manalangin, baka pagdating mo dito sa pulpito, instead na magpatotoo ka sa kabutihan ng malapinon sa'yo, mag-chismis ka na tuloy. Ah, nakita ko yung nakita ko kanina. Minamahal, naglakad ako kanina, minamahal, nakadaan ako doon, nakita ko kapatiran, minamahal, may hawak na beer. Nag-chismis na tuloy siya. Instead na ipatotoo niya. Mayroon namang nagpatotoo, minamahal, instead na ipatotoo yung latest, ang uunahin niya yung kung paano siya na-save. Kung bakong sa newspaper pa, pagbasa mo, narinig mo na yon kung paano siya na-save. Tapos pagpatotoo uli, ang intro ng kanyang patotoo, kung paano siya na-save. Ali, sabi ng kapatid, narinig ko na yan. Ang patotoo, pag pinapatotoo kayo, pinatayo kayo, ang una talagang ibanggitin nyo, yun. Halimbawa, minamahal, nakasama ako sa angadanan. Ganito yung akin nasaksihan. Pagkatapos noon, bago ako napunta sa gawain ito, ganito po, minamahal, kung paano ako na-save. Yun na yung palaman mo doon sa tapos ka nagpatotoo sa latest na patotoo mo. Sa, pag nakita mo maraming baguhan, ipatotoo mo yung kung paano ka na-save. Amen. Kung wala namang baguhan, walang visitor, so makapokus ka doon sa tagumpay ng nadaluhan mo na kursada o pagpapala ng buhay sa ng malapitan sa iyo. Amen. Kung minsan, napapansin namin yan eh. Kasi papatutuhin mo nga si ano. Kasi kasama sa Bible study o sa krusada. Pagdating, pag hawak sa microphone, minamahal, nung ako'y na-save dito, minamahal. Wala na tuloy yung, hanggang nakalimutan yung pagpunta niya sa krusada. Sabi ko, di mo pa sinabihan na ang ipatutuho niya yung krusada. Sinabihan ko. Eh, nakalimutan dahil inuna nga niya kung paano siya na-save. So, pag tayo po'y nagpatotoo, minamahal, huwag mong kalimutan, parang newspaper yan. Kahit the same na balita, di ba narinig ba niyo balita yung nawalang eroplano? Araw-araw yun, di ba? Hanggang ngayon, di pa nawala. Hindi pa nakita. Balik-balik ba yung balita? Yung intro ng balita, baguhin nila yung... kahapon, mayroon pong search and rescue operation. Pumunta sila sa San Mariano, ganitong barangay. Kinabukasan, makinig na naman. Sasabihin naman. Ngayon, pupunta na naman doon sa Jones, baka nandoon. Tapos, ibalik nila yung kung paano nawala yung eroplano. Nakinig ka na makinig kasi sinusundan mo yung development. Amen. Hindi yung, narinig ko na yan. Sinabi na yan kahapon. Hindi, may development eh. Ganun din sa ating paglilingkod, minamahal. Mayroon pong development. Every day, mayroong pangyayari, kabutihan man o hindi, sa buhay natin. Ang advantage lang sa atin, tayo ay nagtatagumpay. Walang kapangyarihan si Satanas laban sa mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Huwag po natin kalimutan yan. Sabi ng malapit, Peter, upon this rock, I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it. Ipasok po natin sa ating puso at sa ating isipan na hindi magtatagumpay ang lahat na gawa ng kaaway. Kahit si Satanas at ang buong sakop niyang mga demonyo, hindi magtatagumpay laban sa iyo.
pag ikaw ay lalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Amen. No weapon that is formed against thee shall prosper. Ha? Lahat na dilan na magsasalita laban sa iyo, hindi po sila magtatagumpay. Babalik sa kanila yon. If the righteousness of God is in you, kung ang katuwiran ng Diyos ay nasa iyo, sabi ng mahal na Panginoon, ito ay mana. Diba? Pag sinabing mana, ano bang mana? Yung, kumbaga ikaw ay isang anak ng milyonaryo, mayroon kang mana. Mayroon kang share. Amen. Oh, magmana ka. Ganun din, ang mga anak ng Diyos. Nandyan yung protection. Nandyan yung pag-iingat ng malapit. Lahat na yan, minamahal. Minamana ng bawat mananampalataya. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So huwag po natin kalimutan, darating ng mahal na Panginoon, darating din ang mga pagsubok. Ha? Hindi sasabihin ng mga Pinon ang magtagumpay hanggang sa wakas kung walang hahadlang. Oh? Mayroon talaga. Ngayon parang tahimik na yung pandemic. Pero, kung talagang nandyan na yung Antikristo, tatahimik bang Antikristo? Hindi. Hindi sila tatahimik. Nagpaplano na naman yan kung ano na naman ng plan B. May plan A, may plan B. Hanggang mag-reign na sila. Sila na yung maghari. Pero mangyari lang yan pagkatapos ng rapture. So paano tayo maging kampante sa rapture? Huwag po tayong mapagbanjing-banjing sa paglilingkod. Amen. Dumalo ng Miyerkules, dumalo ng overnight prayer, dumalo ng Sunday service. Kung mayroon tayong pagtitipon na malalaking pagtitipon, huwag po nating baliwalain yan. Kasi yung pagtitipon, layo eh. Layo, Manila. Ayaw pa, malayo. Paano yung langit mas malayo yun? Ilang kilometro bang Kawayan to Manila? Ilang kilometro? 365 kilometers? O galing dito sa Kawayan, sa langit, ilang kilometro? Mas malayo, di ba? Mas malayo yun. Pagtitipon din doon ang pupuntahan natin. Yun yung final na gatherings yun. Ha? Lahat na Kristiyano sa buong mundo na kasama sa rapture, mapalad, magkita-kita doon, minamahal. Ang layo noon, hindi natin alam kung saan. Yung Manila, alam natin kung saan. Sabi nga ni Doc, 365 kilometers. Yung taga Mindanao kaya pupunta, ilang kilometer kaya sila? Mag-land trip pa yun, taga Bicol, 12 hours. Taga Lawag, ilang kilometer yun? So sasanayin na natin ang ating sarili. Kung saan ang pagtitipon ng mga banal, nandun tayo. Para hindi tayo maiwanan pag sa final na gathering. That's the church, the assemblies of the believers. Yan ang church. Assembly of believers. Pagtitipon ng mga mananampalataya na binanal ng Diyos. So you belong to that gathering. Pasalamat tayo sa mahal na Panginoon na 2 years, o magti-3 years yata, o 2 years, hindi tayo pwedeng gumamit yan. O ngayon, no vaccine recommended. Walang mga vaccine card. Open. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isa moranto, hindi pa. Maraming mga protocols pa sila. Ibig sabihin, kung ayaw mo, maraming dahilan. Oh. Ayaw nila eh. Ayaw nilang makabalik tayo doon. Do, marami silang, alam naman nila, Jesus Christ, hindi nagpabakuna to. So,
Ah, hindi po pwede magadiring kayo dyan kung hindi kayo vaccinated. Tapos na. Dahil ayaw nila. Nahawakan siguro sila ng relihiyon. Buti nilang pagdating doon sa Luneta Grandstand, tuwang-tuwa ang management. Dahil sa 2 years, ginamit yung Luneta na quarantine area. Lahat ng mga positibo doon dinadala. Siyempre, yung mga official doon sa Luneta, ano ba to? Ginawa ng Luneta na tapunan ng mga positibo sa COVID. Dito dinadala, nandoon. Lahat ng mga positibo, nandoon. Ngayon, sabi nila, masaya na naman ang Luneta dahil babalik na ang Jesus miracle ko sa iyo. Tingnan mo yan. Namimiss pala sila. Namimiss sila sa mga taong tunay na naglilingkod sa mahal ng Panginoon. Amen. Eh kung sila, hindi natin kapatiran namimiss sa pagtitipon ng mga banal, how much more tayo? Everybody say praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Huling talata, Hebrews 10:25, huwag po nating baliwalain ang pagtitipon dahil namamalas natin na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Revival crusade po yan. Nakita po nyo yung post, minamahal, yung 48th Church Anniversary at the same time, Revival Crusade. Hindi po Revival Crusade sa Pilipinas lang yan. Yan po ay universal, buong mundo. Revival Crusade ng mga anak ng Diyos. Mayroon pong galing sa ibang bansa, gumasto pa sila, minamahal, para makadalo lang. Mayroon pa nga akong nakitang nagpost ng cellphone for sale. Sinong gustong bumili ng aking cellphone dahil pamasahe, dagdag pamasahe pa uwi ng Pilipinas para sa February 19 gathering. No? A brethren from Qatar. So, nilet go na niya yung kanyang cellphone para pangdagdag pamasahe lang. No, daming mga paraan. Wala kang pamasahe, malay mo kung tambak-tambak na yung mga damit mo, imain mo yan. Inabiri ko ng 500 yan, imain mo ng 50 pesos po, dahil talagang lulusubing ka yan. Ito talagang, dami na yan eh. Anuhin mo naman yan. Imarami na nga ngailangan. At least pangdagdag. Dami mga paraan, minamahal, para total, iiwanan naman natin lahat ng mga bagay na yan. Lalo na sa rapture. Iwanan mo talaga lahat, wala kang madala. In a twinkling of an eye, papalitan yung damit mo ng isang damit na mahabang damit, maputing damit, at katawan mo papalitan ng glorious body. Ibig sabihin, itong katawan na to, hindi ito ang papasok sa langit. Papalitan ito ng glorious body, hindi na magkasakit, hindi na mamatay, hindi na mauhaw, hindi na magutom. Like our Lord Jesus Christ, when He was, yung siya po'y nabuhay galing sa libingan. Amen. Jesus 25, kuling talata. Dito sa Hebreo, Jesus 25, nawag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Everybody say praise the Lord. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So ngayon pa lang, mag-desisyon na kayo, minamahal. Pagkatapos ng gawain, pagkatapos ng ating lihans, open po yung ating sister's information para mailista yung pangalan mo. Kasi 1 week before sa event, ang hiningi nga sa atin minimal ng bus company is February 12. At least February 12, final na may listahan na tayo. February 12. So next week pa yon.
So mayroon pa tayong panahon paghahanda. Alahalin po natin. Kakaiba ang gathering ngayon sa mga gathering na nadaluhan po ninyo 5 years ago, 10 years ago. Nandito na po tayo sa pinakamalapit sa lahat na sinasabi nating malapit previous years ago. Dumaan tayo ng pagsubok, pandemic. So sa 2 years na inaasam-asam natin, ito na. Magtitipo naman ulit tayo. Lahat na nagtatagumpay sa pandemic ngayon ay makikita nating magpupuri sa Diyos sa dako po ng Lunita Grandstand. Itaas po ang ating makamay, awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa mabaguhan na narito sa harapan, minamahal, napakapalad po nyo.
at ating pong mga beloved viewers na ngayon palang nakapanood, minamahal, hindi disgrasya, kundi ito'y malaking grasya na nagmumula sa Diyos na napanood nyo at nakiisa kayo sa banal na gawain. Meron pong apat na reglamento ang kaligtasan or four requirements of our salvation. Unang-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Roma 10:7. Pangalawa, pagsisisi. Acts 3:19. Magsisi, tumalikod sa masamang gawa, darating sa iyo ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Para mahugasan, papatawad ang makasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa sa patuloy mong paglilingkod. God will baptize you, His Spirit, according to Matthew 3:11. Itaas po inyong makamay. Sumugo sa panalangin, mga baguhan nandito sa harapan, pati na yung ating mga beloved viewers na baguhan lang. Hallelujah. Sumulog sa panalangin ito, banggitin tayo sa puso. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po'y tao sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kanitan. Iligtas mo ko malapin noon. Sampungin mo mal sa buhay. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pinakamamahal na Panginoon sa lahat at tumanggap siya malapin noon bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo siya sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang, iligtas mo sila. Sampungin mo mal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Tayo po'y dumako na po sa ating prayer, sa ating po mga pangangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Hallelujah. Banggitin po niyo, minamahal, kung ano po yung naramdaman yung sakit. Kung yan po ay diabetes, high blood, sakit sa puso, palayasin niyo sa inyong katawan sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y mag-isang manalangin. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa malapin noon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga minaisip na gawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na pagpatawarin, mga mahal minoon. Hallelujah. Sa po natalangin, aming kagalanggal at pinamala Pastor Weldris Almeda sa po panalangin na kanyang buong pamilya, mahal minoon, aking sinasaway, anong bang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, kasat, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, kasat, in the name of Jesus, in Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating malapinon. Tayo po'y dumako na po sa ating announcement, ati pong may co-preacher, Blade Brother Benji Torian. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved ordained preachers sa pagdadala ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay patuloy na po sa ating malalagawain. Tayo po idadako na sa ating hallelujah. Pagkuha ng ating special offering. Hallelujah. At sa oras ito, hindi na tayo magtagal. Ating ilabas ang ating may pagkalob sa ating mahal na Panginoon at tayo po'y magkaisang manalangin sa inyong may bibigay sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, dakila po namin ang masalangit Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakila at banal mong pangalan, malapit Jesus, narito kami sa pondalangin yung taong ilang isan, yung huli ang propeta. Amin na mahal at kinagana ng Pastor Will Estada Almeida, malapay noon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, na sa oras ito, malapay noon, na kami sa mga biyaya at pagpapala namin nakamtan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, malapay noon. Narito po yung maanak na handang makapagkaloob ng kalang special offering. Dalayan po namin, basbasa mo to at ikaw patuloy magbuhos sa kanila na masaganang biyaya at pagpapala. Ito po aming sambo dalangin. In the mighty name of Jesus we pray.
Amen. Praise the Lord. That God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. There's a feeling in the air that God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. I will glorify the name of the Lord. I will glorify His name, and His resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po mga minamahan sa inyong pinakaloob. Ang ating mahal na Panginoon ang siya magbuhos ng kanyang masaganang biyaya at pagpapala sa inyong sa bawat isa po sa inyong mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa oras sa ito mga minamahal, tayo po ay patuloy na po sa ating banalagawain. Tayo po ay nadako sa ating mga announcement. So, aming patuloy na i-encourage ang bawat isang mga minamahal na sa darating na February 19, mga minamahal, ay tayong lahat ay makiisa sa 48th Church Anniversary, mga minamahal ng Main Church, sapagkat dyan po nagsimula lahat, mga minamahal. Hallelujah! Hindi tayo mag-anniversary dito sa Kawayan, ang gawain dito sa Kawayan, kung hindi po nagsimula sa Central Church, mga minamahal. So, we are encouraging na lahat ng ating mga minamahal na kapatira na kaya pang magbiyahe, mga minamahal ng malayo, na makiisa po sa ating church anniversary, mga minamahal. Dahil on February 19, wala po tayong gawain dito po sa Kawayan at hindi rin po tayo mag-advance ng gawain na katulad ng ginagawa natin dati, mga minamahal, na hindi tayo magagawain ng Sabado. Kundi ang pinakagawain na po natin yan, mga minamahal, is sa Luneta Park na po, mga minamahal. So, we are encouraging na lahat po ng ating mga minamahal kapatiran na capable pa, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, hanggang February 12, mga minamahal, yung pagpapalista po ng pangalan for dun sa bus na kukunin po natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dito po mga minamahal, sa yung bus po natin is 43-seaters, mga minamahal, ay sa ngayon, meron na pong nakapagpalista na 24, mga minamahal. So, ang bakante pa po sa isang bus is, kung di ako nagkakamali, is 19. Hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, meron pang 19 na available na seats. Kung lalagpas man tayo, mga minamahal, kasi first come, first serve po ito, mga minamahal. For example, na kapag palista kayo, mga minamahal, umabot tayo ng 50 plus, hindi naman pwede na yung natitirang, sabi natin, 60. Yung natitirang 17, mga minamahal, ay sa isang bus lang. Ibig sabihin, mapupull out na po yung isang bus, mga minamahal, at yung naunang 43 lang po ang makakababa. So, habang maaga pa, mga minamahal, kung nais nyo pong magpalista, mga minamahal, dito po sa Sisters Information, ay magpalista na po kayo, mga minamahal, hanggang February 12 po yan. First come, first serve, meron na pong 24 na
nakapagpalista mga minamahal. So meron pa po 19 na bakante sa isang bus. Kung umabot man tayo ng 80 mga minamahal, o sabihin natin 86 seating capacity mga minamahal, makakuha tayo ng dalawang bus. Pero kung hindi po tayo umabot ng 80, for example, nasa 70 lang tayo mga minamahal, napakahirap naman na punuan mga minamahal yung natitirang 16 chairs mga minamahal. So baka ang mangyayari kung wala tayong makuhang kapatiran from the other outstation mga minamahal, ika-cancel na po yung isang bus. So mas mainam, the earlier the better mga minamahal. Lalo na kung meron na kayong pagpapala mga minamahal, talagang we ini-encourage po namin kayo. Minsan lang po tayo mag-church anniversary sa Manila. Once a year po yan, mga minamahal. So, makiisa po tayo. Uli-ulit ko po, mga minamahal, ang bayad po sa bus is 1,800 po, mga minamahal. Dahil yung kukunin natin bus, mga minamahal, ay yung medyo ayos, yung ayos, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, yung matanda ng bus. Dahil pag yung matanda ng bus, mga minamahal, baka pag nagkaaberya sa daan, walang magre-rescue mga minamahal. So, doon tayo sa sigurado mga minamahal na meron silang mga pang-rescue na mga buses din mga minamahal. So, ang pamasahe is 1,800 po mga minamahal. Round trip fare na po yun. So, kung nais nyo pong magpalista ng mga minamahal, so 1,800 per way mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pero kung magwa one way po kayo mga minamahal at hindi na kayo babalik pa uwi, ang bayad nyo pa rin po mga minamahal is 1,800 dahil kontrata na po yan. Hallelujah, mahirap naman po mga minamahal na ang church po mga minamahal ang magpuno niyan dahil may mga bayarin pa po tayo, yung sasakyan, yung dalawang sasakyan, binabayaran natin yung JMC at saka yung premium mga minamahal, binabayaran po natin yan, 29 and 37,000 mga minamahal. So wag na po tayong maging pabigat sa banal na gawain mga minamahal. So mag-pray po kayo hanggang February 12 po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, kung makapagpalista po kayo para makapag-submit po tayo mga minamahal ng mga pangalan. At siguraduhin niyo po mga minamahal, pag nagpalista na po kayo mga minamahal, hindi na po kayo mag-back out at meron po tayong pambayad. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Naranasan na po namin yan mga minamahal sa dako ng Tugigraw. Merong dumadalo mga minamahal, dumadalo sa banal na gawain. Sa, naalala ko nung una, nung 2007, nung bumaba din lahat sa Luneta mga minamahal. Maraming bases kami sa Tugigraw nun mga minamahal. Kaso ang iba mga minamahal nag-by faith. Nag-buy faith na sakay sa bus, mga minamahal. Kulang yung pambayad sa bus. Ang nagbayad ang banal na gawain, mga minamahal. So, tiyakin po natin na pag tayo magpalista, mga minamahal, meron na po tayong nakalaan na pera para pong pambayad sa ating mga fair, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ulitin ko po yan. Meron pa pong sa isang bus, meron pa pong 19, mga minamahal, na bakanteng upuan na pwede nyo pa pong ipareserva, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kung lumagpas man tayo, hallelujah, praise the Lord, ay tingnan natin kung makakuha tayo sa ibang outstation, mga minamahal, na pwede nating may sakay kung maaling kaya nating mapunuan yung dalawang buses, mga minamahal. Pero kung hindi po natin kaya mapunuan yung dalawang buses, maka-cancel out yung iba, mga minamahal. Yung first 43 na nagpalista, yun lamang po may priority na may sakay isang bus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So patuloy tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Naigawain tayo every Wednesdays, Fridays, and Sundays. Every Wednesday, mga minamahal, alas 5 hanggang alas 9. Every Fridays, alas 7 hanggang alas 2. And every Sundays, alas 7 hanggang ganto pong oras ng tanghali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras ito, mga minamahal, kung wala na tayong ibang announcement, tayo po ito mayo na. At ating pasalamatan na ating mahal na Panginoon sa tagumpay na ating balalagawain sa oras ito at aking binibigay mong pagkakataon sa mananalangin, ating beloved Brother Hill, Kansilyer, na siya rin po mananalangin mga minamahal sa ating bansamantalang pagtatapos. Praise the Lord. Tayo po ito may mga minamahal. Mamaya po, after the closing prayer, meron po tayong lay hands and counseling. Praise
Praise the Lord. God bless you, beloved brother Benji Duyan III. Mga minamahal, malayan tayo sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, narito kami, malapit Jesus, maraming salamat po sa matapumpay na banal na gawain namin na isagawa na yung araw nito, malapit Jesus, na yung nilangisan, magmula MC, Joyful and Solensome, malapit Jesus, at sa buhay na patotoo naming napakinggan, na bibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya, malapit Jesus, at sa makalangit na awitin nating beloved Pioneer Choir na nadrama namin ng matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa pagbibigay, malapit Jesus, ay susi ng pagpapala. At higit sa lahat, malapit Jesus, ang banal na salita na dala natin pinagparang mamahal, nagbibigay ng kalaman at pagtutuwid sa bawat sa malapit Jesus. At hinihiling ko, malapit Jesus, na ingatan ng bawat isa, maluwati kaming makarating sa bawat tahanan namin, malapit Jesus, na ibalik mo kami sa araw ng Miyerkules upang ikaw'y papurin at pasalamatan sa doon ng dalangin namin, beloved Pastor Wildes Tad Almeida, sa makapangalan natin, pinakamamahal na Jesus. Hallelujah.